Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ay tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Hilingin din natin sa mahal na ina. Ngayon ay Sabado, araw ng ating mahal na ina. Samahan tayo sa pagdarasal patungo sa Kanyang Anak upang ang kagalingan, kaligtasan, at pagpapala ng Diyos ay sumaatin. Hilingin din natin kay Santa Escolastica ang santo sa araw na ito, huwaran sa pananalangin at pagtitiwala sa Diyos, samahan tayo sa misang ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng dalawang toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang pumahon sa Jerusalem. Narito, Bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Nilagay niya ang isa sa Bethel at isa namay sa Dan, at ang mga bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una, mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa Borol at naglagay ng mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw na 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda.
Naghandog siya sa dambana sa Bethel at sa mga tureteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa Borol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa Borol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginaway tunay na ditumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunatain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghagis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang lilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas. Nang iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagatipo ng mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag na ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito. Sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos
at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao, kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinaayon ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay naririto mula sa iba't iba pang lugar sapagkat nais nating makita siya, magpasalamat sa kanya sapagkat mahal na mahal niya tayo. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kapag tayo po ay nagsisimba, sana po'y pag pinapakinggan natin ang mga pagbasa, ito'y hindi lamang nagbibigay ng kwento ng mga nangyari noong unang panahon, kung hindi higit sa lahat, nagbibigay aral sa atin ngayon. Kaya tayo bumabalik sa mga nakalipas na pangyayari upang matuto sa ating kasalukuyang pangyayari. Kaya tayo tuwing nagsisimba, ang hiling natin sa Panginoon, makapakinig tayo, maging bukas tayo. Kahapon, naghimala si Jesus Nazareno doon sa pipi at bulag at bingi sapagkat nakinig siya, mabuksan ka, sabi nga ni Jesus Nazareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mabuksan ka. At sa kabila naman, at pagpapalain ka ng Diyos. Ang nais pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. So ang pagpapalain ay ang nakikinig at ang bukas sa Diyos. Nung mga nakalipas na araw, narinig natin ang kwento ng mga hari ng Israel, si David at pagkatapos naman ang anak niyang si Solomon. Kilala natin si Solomon bilang matalinong hari. Pero sayang, ang ganda na ng simula niya. Pero nasayang ang lahat. Kaya huwag niyong sayangin, dumayo pa kayo sa Quiapo. Kung hindi kayo makikinig, sayang din ang biyahe. Kung hindi tayo magiging bukas, kung tayo lang ang magsasalita, lagi kong paulit-ulit sinasabi yan dito sa Quiapo. Pag nagpunta kayo sa Quiapo, huwag lang kayo magsalita. Kasi minsan pagpasok natin sa simbahan, ang bilis na kagad, imilitan niya na tayo ng mga hiling kay Jesus Nazareno. Pagkatapos niyo sabihin yung mga hiling niyo, alis na agad. Gustong sabihin ni Jesus Nazareno, hindi pa ako nagsasalita. Huwag ka pang aalis. Ikaw lang ang nagsalita. Ako rin may hihilingin sa'yo. Tandaan niyo yan ha, mga kapatid. Pag nagpupunta tayo sa simbahan, hindi lang tayo ang humihiling sa Diyos. Ang Diyos din may hinihiling sa atin para mangyari ang himala. Yun ang nakaligtaan ni Solomon. Humiling siya sa Diyos, bigyan niyo ako ng karunungan. Binigay sa kanya ng Diyos. Pero ano ginawa ni Solomon?
sinayang niya. Kaya hindi dahil binigay yung dasal ninyo, feeling blessed na, hindi pa tapos yun. Binigyan ka nga ng pera, ipinangsugal mo naman. Binigyan ka nga ng kabuhayan, hindi ka naman nagbibigay din sa kapwa mo. Huwag natin sayangin. Matuto tayo, kaya sabi ko, binabalikan ng nakaraan para matuto tayo ngayon. Ano nangyari kay Solomon? Matalino nga siya, yumabang naman. Nagkulang ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya sa kagustuhan niyang lumawak ang kanyang kapangyarihan, manatili sa kapangyarihan, ang daming naging asawa. Alam niyo ba ilan ang asawa ni Solomon? 700. Kahit isa-isang araw, kulang pa rin. Hindi pa kasama yung kabit. Alam niyo ilan ang kabit? 300. 1,000. Baka may debotong babaero dito, ha? Walang debotong babaero. Lagot kayo kay Jesus sa Sareno. Walang debotong hindi tapat sa asawa. Kahit ilang lakad kang paluhod, kahit ilang posisyon ang puntahan mo, kung hindi ka magiging tapat, tandaan nyo si Solomon. Kaya anong nangyari? Nahati. Biruin niya yun, yung bayang pinili ng Diyos, nagkahati-hati. Nahati sa dalawa. Si Rehoboam, yung anak ni Solomon, ang natira sa kanya, 12 tribo ang Israel, 2 tribo lang. Si Jeroboam, yung isang pinuno, sa kanya napunta yung 10. Biruin niya yun, ito yung bayang pinagpala. Nahati. At itong si Jeroboam, yung kabilang hari, ano sabi niya? Hindi ko na papupuntahin sa Jerusalem. Baka kasi dun pa sila sumunod. Kaya ano ginawa nung isang hari? Nagtayo siya ng sariling templo. Sabi niya sa kanyang mga nasasakupan, huwag na kayong sumamba sa Jerusalem. Dito na lang tayo. Namili siya ng mga kanyang pari-parian. Nilayo niya sa Diyos ang mga tao. Di ba nangyayari pa rin yan? May mga ibang leader, nilalayo tayo sa Diyos. Kung pwede lang magtatag ng sarili nilang simbahan, gagawin nila ng sarili nilang mga iglesia at mga kung ano-anong mga kulto, gagawin nila. Pero anong hangarin nila? Nilalayo nila ang bayan sa Diyos. Nilalayo nila ang tao. At yun ang masaklap na nangyari. Sumunod yung mga tao. Sa halip na pumunta sila sa Jerusalem, doon na lang sila sa Bethel at sa Dan. Dito na lang tayo. Sabi ng hari, dito na lang tayo. At dahil doon, naglaho ng tuluyan ang kaharian. Sayang, sayang, ang ganda-ganda ng simula ng kaharian ng Israel. Si Haring David, si Haring Solomon, ang ganda ng templo ng Jerusalem, pero nagkawatak-watak. Bakit? Hindi sila nakinig sa Diyos. Hindi sila nagtiwala kung kani-kanino sila bumaling. Pero may mabuting balita. Sa Ebanghelyo nakita natin yung mga tao galing pa sa mga malalayong lugar nagpunta kay Jesus Nazareno. Para bagang nangyayari ngayon sa Quiapo. Galing pa sa iba-ibang lugar. Sino rito ang galing pa sa mga probinsya? Taas nga ang kamay. Ayan, welcome po sa Quiapo. Palakpakan natin yung mga galing probinsya. At natitiyak ko sa iba-iba pang lugar. Konti lang ang taga-Quiapong nagsisimba ngayon dito, tiyak ko, dahil mas marami ang galing sa iba't ibang lugar. Gaya ng nangyayari sa Ebanghelyo. At anong sabi sa Ebanghelyo? Gutom na sila. Pero nandun pa rin sila. Hindi ko natatanungin sino ang gutom. Mahirap na.
Baka sabihin nyo, pakainin nyo kami, Father. No? Pero natitiyak ko, maraming na sa inyong nagugutom. Siguro iniisip na, saan tayo kakain mamaya? Ayan, natutukso ka nang hindi makinig. No? Siguro kinakalabit mo na yung isa, yung katabi mo, saan tayo? Ang tagal namang matapos nung paring to para makakain na tayo ng sotanghon o pansit palabok dyan. Alam ko yan ang dinadayo nyo rito bukod sa Nazareno. Pero ganun na nangyari sa Ebanghelyo. Kahit gutom sila, kahit pagod sila, hindi katulad sa unang pagbasa, lumihis ang tao. Lumayo ang tao. Nagpabuyo ang mga tao dun sa mga nagdi-Diyos-Diyosan. Maraming ganyan. Mga politiko, mga kung sino-sino, nagpapanggap na sila ang sugo ng Diyos, nagdi-Diyos-Diyosan. Nilalayo tayo kay Jesus sa Nazareno. Pero buti na lang, katulad ng mga nasa Ebanghelyo, tayo, hindi tayo paliligaw, hindi tayo malilito. Kay Jesus Nazareno tayo, anuman ang mangyari, kahit gutom, kahit maraming pagsubok, kahit hindi pa nabibigay ang dinadasal, kay Jesus Nazareno pa rin tayo. Amen? Ang kay Jesus Nazareno pa rin, ano ang mangyari? Ipakita natin sa Kanya, itaas natin ang ating kamay, at pumalakpak ng mas malakas. Natitiyak ko, natutuwa si Jesus sa Nazareno. Hindi natin siya kinakahiya. Hindi natin siya kinakaligtaan. Hindi natin siya bibitawan. At hindi siya patatalo sa ating debosyon. Kung papaano sa Ebanghelyo, nabagbag ang kanyang puso. Nakita niya ang kagutuman ng kanyang bayan. Kaya't gumawa siya ng paraan para pakainin ang mga tao. Gumawa siya ng paraan kahit sa ilang tinapay at ilang isda para gumawa ng himala. Sa pakikinig at pagbaling ng tao, umusbong ang himala ng Diyos. Mga kapatid, sa misang ito, ito yung ipagdasal natin. Maraming pagkakataong may mga tuksong maglalayo sa atin sa Diyos. Pwedeng tukso na mababa ka, bagsak ka, hirap ka, kaya magtatampo ka sa Diyos. Lalayo ka sa Diyos. May mga pagkakataon namang mataas ka, katulad ni Solomon, ni Jeroboam. Wala ka namang kailangan sa Diyos. Sapat na meron ka. Kaya pwede ka ring matuksong kalimutan ang Diyos. Pwede ka ring matukso pakinggan mo lang ang sarili mo dahil kontento ka na. Sana mga kapatid, naririto na tayo ngayon. Sabi ko nga, ang ganda na ng simula. Nagsusumikap tayong pumunta sa Kanya. Sana, wag lang sa simula. Wag lang minsanan. Kundi araw-araw, makinig tayo sa Kanya. Araw-araw, magtiwala tayo sa Kanya. Araw-araw, sumunod tayo sa Kanya. Sapagkat ang nakakaalam ng pinakamainam para sa atin, ang makagagawa ng tunay na himala para sa atin, ay walang iba kung hindi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang ating tugon, Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Makapangyariang Ama, binigyan mo kami ng tinapay, buhat sa langit, upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, panggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang pag-ahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan.
Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayunin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, Santa Escolastica, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan, kung saan-saan, kani-kanino kami bumabaling sa halip sa inyo at sa inyong salita. Patawad po kung minsan kami nagdududa sa inyong kabutihan at pagmamahal, lalo na kapag kami dumadaan sa matinding pagsubok. Linisin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kaming huwag bumitaw sa inyo. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating kagalingan, pagpapala, ang pinagmumula ng lahat ng mga himala. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lord is our strength. In Him, O Lord, are we justified. In Him, O Lord, are we saved. When will you cease running in search
of Halumine. Let his love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know in him alone is our hope. In him alone is our strength. In him alone are we justified. In him alone are we saved. When will you cease running in search of Halumine? Let his love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know in him alone is our hope. In him alone is our strength. In him alone are we justified. In him alone are we saved. In him alone is our hope. In him alone is our strength. In him alone are we justified. In him alone are we saved. Announcement: sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes ng February 13, matapos po ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang Abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Inihahandog po ang ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor
at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tangi ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Alam ko po, karamihan sa inyo nandito para magpasalamat. Sino yung may mga birthday nandito ngayon o anibersaryo at nagpapasalamat? Ayan, sa kanila kayo lumapit, yung mga nagugutom, no? At salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, patuloy po yung ating pagpapaayos, paglinis ng ating simbahan. Sana po marami pa rin ang tumulong para mabuksan na yung ating adoration chapel at maayos ang baptistry. Salamat po in advance sa mga debotong nais tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang bumabaling kung kani-kanino ay magkakawatak-watak. Kay Jesus Nazareno tayo pumunta sa lahat ng panahon. Siya ang ating tunay na kailangan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin.